Ngayong araw, mga mare, ay nalagyan na ng tiles, kitchen cabinets, closets at napinturahan na ang aming tatlong bahay. Sobrang malapit na talagang matapos ang aming tatlong bahay, kaya tara, mga mare, samahan niyo kami. Dito pala, mga mare, ay nag-order kami ng 6 na set ng door jamb para sa pintuan ng mga rooms namin. Bali, 6 lahat yung in-order namin kasi may tig-2 rooms kada bahay namin. Tapos 3 yung bahay namin, kaya 6 lahat yung rooms. Tapos umorder din pala kami ng 3 pintuan na ito para sa rooms namin, mga mare. 3 lang pala yung in-order namin instead of 6 na pintuan kasi may 3 pintuan na libre na ng Mediatrix na para sana sa main door ng 3 bahay namin. Kaso, hindi namin ginamit yung libre na 3 pintuan nila sa main door, mga mare, kasi naliliitan kami at pinalitan namin ng mas malaki. Pero mga mare, hindi naman nasayang yung 3 pintuan na provided ng developer kasi nagamit naman namin yon para sa 3 pintuan sa rooms lang. Kung nakita niyo doon sa nakaraang vlog ko, mga mare, na bumili kami ng 3 pintuan sa City Hardware, ay yun yung ginamit namin para sa main door ng 3 bahay namin. At ang total pala na binayad namin para dito sa 6 na set na door jams at door ay 14,400 pesos. Tapos binigay na lang namin 14,500 pesos para yung 100 pesos ay pang gas na lang niya. Shoutout pala kay Sir Jubel Sabiron na doon kami nag-order ng pintuan at door jams. Tapos ayan ang mga mare, nagsimula na silang maglagay ng tiles para sa flooring namin. Tapos eto naman si Kuya, nag-cutting na rin siya ng mga tiles. Shoutout nga pala sa mga trabahante namin dito. And by the way, mga mare, ito palang mga trabahante namin ay nagtatrabaho lang tuwing Sabado at Linggo. Dahil sila po ay mga trabahante ng Mediatrix tuwing Lunes hanggang Biyernes. At dahil gusto din kasi daw nila ng sideline, ay kinuha na lang din namin sila para sila ang magtrabaho para sa aming tatlong bahay. Sa mga di pa nakakaalam dyan, mga mare, ito po kasing 3 bahay na binili namin ay nasa loob ng isang subdivision. Kaya yung mga trabahante dito sa subdivision namin at under ng developer, which is ang Mediatrix Homes, ay nakukuha na din namin minsan kapag may project din kami na bahay. At alam na din kasi halos ng mga trabahante dito sa subdivision na may pinapagawa kaming bahay, kaya green up na din nila kaagad yung trabaho. Sa hirap ba naman kasi ng panahon ngayon, mga mare, ay kinailangan nilang magdoble kayod para sa kanilang pamilya. Kaya saludo talaga ako sa mga trabahanting ito na napakasipag na kahit day off nila ay naghahanap buhay pa rin talaga sila. At dito pala, mga mare, ay nagkabit na sila ng cable sa internet para sa 3 bahay namin. Shoutout din pala sa mga tauhan ng Gyrotech. At dito naman, mga mare, ay nilalagyan na ng asawa ko ng gripo dito sa labas ng bahay. Kasi dito maglalaba or magwawashing ng sasakyan yung mga tenants namin. Tapos dito naman, mga mare, ay nagsimula na silang maglagay ng division para sa mga kwarto. Ginamit lang pala namin dito, mga mare, sa pag-division ay metal stud at saka lalagyan lang namin ito ng hardy flex. Kung nagtatanong kayo, mga mare, kung bakit hardy flex yung ginamit namin para sa pagdivision, mas madali kasing trabahuin at mas madali lang din matapos kapag hardy flex yung gamit namin. At isa pa, mas maganda gamitin ang hardy flex kaysa sa plywood dahil ang hardy flex, mga mare, ay hindi madaling masunog. Pero yung plywood ay madaling makain ng apoy. At ayan ang mga mare, natapos na nilang lagyan ng division sa rooms at nalagyan na din nila ng hardy flex yung unang bahay namin. O diba, ang bilis? Mabilis talaga, mga mare, kasi nga compilation lang ito ng video clip sa progress ng pinapagawa naming 3 bahay paupahan. At hindi po ito nangyari or natapos lahat sa isang araw lang, ha? Baka kasi maniwala kayo na isang araw lang lahat ito natapos. Kaya eto, nag-disclaimer na lang ako agad ngayon, mga mare. Sa mga panahong ito pala, mga mare, na pinapatrabaho namin itong 3 bahay paupahan namin, ay wala kami dito dahil pumunta kami sa Cebu dahil pinaparenovate din namin doon yung condo namin. Kaya itong mga video clips na nakikita nyo ngayon ay galing sa trabahante namin na si Deloy Casimero. Shoutout pala sa'yo, Deloy. Siya kasi yung naatasan ng asawa ko na mag-monitor sa mga trabaho dito. At inutusan na lang din namin siya na videohan na lang ito para makita namin ang progress ng trabaho nila habang wala kami dito. Kailangan talaga naming pa-videohan ito, mga mare, para ma-monitor namin ang bawat progress ng trabaho para makita namin if may dapat bang ayusin or wala. At ayan, mga mare, dito ay naghahalo na pala sila ng semento para sa flooring doon sa harap ng aming bahay. At dito nga, mga mare, ay kahit napakainit ng panahon ngayon ay patuloy pa rin sila sa pagtatrabaho. Hindi na nila iniinda ang init kasi kailangan talaga nilang magtrabaho. Kaya kung ikaw ngayon ay nagtatrabaho sa opisina or sa kahit anong lugar na hindi ka naiinitan ng araw, huwag ka sanang palaging magreklamo dahil napakaswerte mo. Kailangan mo lang matutong i-appreciate na may trabaho kang hindi naiinitan sa araw. Kasi hindi mo alam, mga mare, na
pangarap na pala yan ng ibang tao. Alam nyo kasi mga mare, hindi lahat nagtatrabaho ng naka-aircon. Yung iba kasi ay araw-araw sumusuong sa ilalim ng initan katulad ng mga construction worker na ito. Di bali nang maluto ang balat sa arawan basta't may lulutuing panlaman sa gutom na tiyan. Kaya piliin nating umunawa sa kanya-kanyang pinagdadaanan. Panahon lang sana ang mainit at hindi ang ulo sa isa't isa. Kaya napakapalad mo na kahit papaano ay may aircon kung saan ka naghahanap buhay. Sadyang may iba kasi na hindi afford ang umabsent ngunit patuloy pa din na lumalaban ng patas sa buhay. Kaya habang pinapanood ko itong video na ito na nakikita ko sila na sumusuong sa init ng araw, ay sobra talaga yung paghanga ko sa mga construction workers. Kaya sobrang saludo po ako sa mga construction workers, sa mga riders, drivers, vendors, at sa iba pang lumalaban sa buhay ng patas at nagtatrabaho ng marangal may mailagay lang sa kanilang hapagkainan. At dito pala mga mare ay sinisimulan na rin nilang lagyan ng division yung pangalawang bahay namin. Tapos eto naman mga mare yung update sa unang bahay namin. At dito ay nagsisil na sila ng mga joints ng mga hardy flex sa walling para maging pantay kapag napinturahan na nila yan. Tapos ayan na mga mare, sinisimulan na nila ang kitchen cabinets namin. Ganyan lang pala yung style ng kitchen cabinets namin mga mare, simple lang. Katulad lang din ito sa kitchen cabinets namin doon sa transient house namin. Ginawa namin from wall to wall yung kitchen cabinets para naman mas maraming paglalagyan yung mga tenants namin. Tapos palalagyan din pala namin to ng light sa ilalim ng kitchen cabinet. Tapos dito mga mare ay piniprepare na nila yung mga drawers and pintuan ng kitchen cabinets namin. Tapos pinipinturahan na din nila. At ayan, tapos na rin pala dito yung closet sa master's bedroom. At meron na din dito sa isang room. At ayan, pinipinturahan na nila. Oo mga mare, provided na din namin dito yung closet kada room. Kasi gagawin namin itong fully finished, itong tatlong bahay paupahan namin. Fully finished lang ito mga mare kasi mura lang din naman yung magiging renta namin dito. Hindi tulad dong sa transient house namin mga mare na fully furnished, meaning may mga gamit na sa bahay at kompleto na. Kaya medyo may kamahalan talaga yun kumpara dito sa tatlong bahay na ito. At ayan, napinturahan na pala nila dito yung mga pintuan at saka yung door jam. At tingnan nyo naman mga mare, sobrang ganda ng kulay, diba? At dito pala mga mare ay pinag-overtime na namin sila kasi nga may nagpapareserve na ng isang bahay namin ito. Hindi ko pa nga namamarket itong bahay paupahan namin mga mare ay meron nang nagpareserve agad. Dahil siya ay kusang nag-inquire sa akin kung may pinaparentahan pa daw kaming bahay na mas mura kaysa doon sa transient house namin. At ayun nga mga mare, nagpareserve na siya agad at rerentahan daw niya ito ng isang taon. Siguro dahil mura lang din talaga siya at free na din yung wifi dito sa tatlong bahay paupahan namin. Makikita nyo dito mga mare na nag-welding na ng double deck. Meron kasi kaming tatlong sobra na double deck bed frames doon sa dormitory namin. Kaya dito na lang namin ilalagay sa tatlong bahay paupahan namin yung tatlong sobra na double deck bed frames. So, eto lang muna ang update sa pinapagawa naming tatlong bahay paupahan mga mare. At abangin nyo na lang po sa susunod kasi ipapakita ko na sa inyo mga mare yung natapos na isang bahay namin. So, ayun lang muna sa ngayon mga mare. Sana nag-enjoy kayo sa videong ito. Sa susunod ulit. Bye!